Magandang pagbati mag-aaral. Ako si Teacher Grace, ang inyong guro sa AP9. Ang pamantayan nilalaman ng ating aralin ay upang may pamalas ninyo ang pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya bilang kabahagi sa pagpapabuti ng pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran. Pero bago ang lahat, iaalay natin ang araw na ito sa pamamagitan ng isang panalangin. Bago tayo mag-umpisa sa ating aralin, ay handa ang inyong module, papel, at pen. Binibigyang focus ng aralin ito na mailalahad ang bahaging ginampanan ng agrikultura at mabibigyang paliwanag ang bahaging ginampanan neto, pangingisda, paggugubat, paghahayupan, at paghahalaman sa ekonomiya at sa bansa. Ang isang sektor ng agrikultura ay paghahalaman. Ano ang nakikita ninyo dito? Tama, mga larawan. Larawan ng palayan, mga tao na nagtatanim, palay, at stay home. Alam ba ninyo na ang stay at home ay tungaw sa salitang kankanae? At ito ay isang ritual. Ang tungaw ay isang araw o tatlong araw na panahon ng pahinga na sinusunod ng ilang barangay sa Sabangan Mountain Province kapag ang mga punlan ng palay ay handa na para sa pagtatanim at pagkatapos ng pag-aani. Bago ang panahon ng pagtatanim, isang manok ang ihahandog sa ato upang matukoy kung hindi kaaya-aya na simulan ang panahon ng pagtatanim. Ang ato ay isang lugar na kung saan nagpupulong ang mga matatanda para sa socio-cultural political. Mainam din na malaman natin ang kaugnayan ng ating heograpiya sa pag-unlad ng tao. Sa inyong palagay, ang Pilipinas ba ay kilala bilang isang agrikultural na bansa? Tama o mali? Maganda ang lupa sa Pilipinas dahil sa heograpikal na lokasyon at katamtamang klima nito. Ano-ano din kaya ang bahaging ginampanan ng agrikultura sa ekonomiya at bansa? Sasagutin natin ito sa pamamagitan ng menti.com. Gamitin ang 6-number code na aking binigay. Bigyan ko kayo ng ilang segundo bago ibigay ang sagot. Okay, silence! Ito na ang code ng ating Mentimeter, 9860-1869. Uulitin ko, 9860-1869.
Ano-ano ang bahaging ginampanan ng agrikultura sa ekonomiya ng bansa? Oh, may pag nagtustos ng pagkain, nagbibigay empleyo? O meron na? May sasagot pa ba? Nagbibigay ng empleyo, tagabili ng yaring produkto, kuhana ng hilaw na materyales? Wala na ba? Okay. Wala na po. Okay na. Ito na ang mga sagot sa Mentimeter. Nagtutustos ng pagkain, nagbibigay ng empleyo, pinagkukunan ng hilaw na materyales, tagabili ng yaring produkto, nagpapasok ng dolyar. Mahalaga ang agrikultura din dahil sa pamamagitan nito, marami ang nagkakaroon ng hanap buhay o trabaho. Nakakatulong din ito sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Marami ding industriya ang sinusuportahan nito. Kaya naman magandang linangin ang mga kasanayan na magagamit sa agrikultura gaya ng pagsasaka at pag-aalaga ng hayop. Ilan lamang ito sa kahalagahan para sa entrepreneurial skills na napag-aaralan ninyo sa TLE. Tama na mahalagang mapagtuunan ng pansin ang agrikultura sapagkat dito nagmumula ang mga pagkain na tumutugon sa pangangailangan ng pamahalaan. Ang agrikultura ay nararapat na bigyang pansin upang mapalakas at maging katuwang ng pamahalaan sa pagkamit ng kaunlaran. Nagmumula sa sektor na ito ang mga hilaw na sangkap mula sa kagubatan, kabukiran at karagatan na maaaring gamitin sa produksyon. Tandaan na ang agrikulturang sektor ay may kaugnayan sa pagpaparami ng mga hayop at halaman. Saklaw ang gawaing pagsasaka, pangingisda, pagmamanukan, paghahayupan at pangangahoy. Mahihinuha na may malaking kita ang sakahan, pumapangalawa ang pangisdaan, ikatlo ang livestock, at ang pinakamababa ay manukan. Sa inyong opinyon, bakit sinasabing malaki ang kaugnayan ng agrikultura sa pag-unlad ng ekonomiya at sa bansa? Tama! Napakahusay! Laging tandaan na may apat na sektor ang agrikultura. Ito ay ang mga paghahalaman, pangingisda, paghahayupan at paggugubat. Sa paghahalaman ay karaniwang ginagamit ang school garden sa pag-aaral ng ecosystem sa asignaturang science. Ngayon naman sa paglalahat ng aralin ay mas mainam na ipahayag ninyo ang mahalagang aral na natutunan sa talakayan. Ngayong natapos natin ang ating talakayan, ay magkakaroon tayo ng maikling gawain. Iguhit ang happy emoji kung tama ang pangungusap at sad emoji kung mali. Malaking bahagi ng ekonomiya ay nakadepende sa sektor ng agrikultura. Ano ang sagot? Tama! Happy emoji! Number 2. Ang paghahayupan ay gawaing pangkabuhayan na kinabibilangan ng ating tagapag-alaga ng mga hayop. Ano ang sagot? Tama! Happy emoji! Number 3, totoo ba na ang Pilipinas ang isa sa pinakamaliit na tagatustos ng isda sa buong mundo? Ano ang sagot? Oo, hindi tama. Sad emoji. And number 4, ang sektor ng agrikultura ay isang mahalagang tagapagtaguyod ng ekonomiya ng bansa. Ano ang sagot? Yes! Happy emoji!
Kuin kung saang sektor ng agrikultura nagmula ang mga sumusunod na produkto: plywood, baboy, kamote, palay, isda, at tabla. Ngayon naman ay magsulat kayo kahit limang pangungusap at sagutin ang katanungang ito. Maraming salamat mag-aaral at hanggang sa muli.